Ano ang mga magiging kapalaran ng Gemini sa buwan ng July? Maging sa usapin ang buhay, pag-ibig, pera, at syempre, kadatungan mga bossing, ang ating kaswertihan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, sinasabi po dito ng ating tarot card na magiging matagumpay ka. Kung ikaw ay may mga iniisip sa ngayon na parang naging kabiguan mo ng mga nakalipas na buwan, ngayon darating na July, ay mas magiging okay ang inyong kapalaran. Magiging matagumpay daw po kayo. Kung ano man po yung nais ninyo magiging matagumpay ka sa buwan ng July. Sinasabi rin po dito na maaring may sitwasyon ka na parang yung, halimbawa, maaring meron kang pinagdadaanan na parang parang hindi naging okay. Magiging okay to sa buwan ng July. Sinasabi rin po dito na meron kang parang madidiskubre na ito ay okay po ito sa usapin ng pag-ibig, ganun din po sa pera. May mga madidiskubre ka na parang dati-dati binabaliwala nyo, pero parang madidiskubre nyo na parang okay na siya. Ganun po mga bossing, or kung dati-dati parang hindi siya okay, magiging okay siya sa inyo. Meron kang madidiskubre na parang okay naman pala siya. Kung dati-dati parang sa isipan nyo, ay ganito siya, ganyan. Parang may ma-appreciate ka sa kanya na okay naman po siya. Yan. Ganun din po mga bossing, sabi po dito sa mga Gemini na magkakaroon naman din pa rin ng mga pagtatalo. Kung may mga pagtatalo nitong palipas na June, yung mga nakalipas na buwan ay may mga pagtatalo, magkakaroon pa rin ng pagtatalo sa buwan ng July. Sinasabi rin po dito, pero malaking magandang pagbabago. Kumbaga ngayon June, sobrang worse ang mga naganap sa inyo. Sa darating na July, unti-unting pagbabago. Sinasabi rin po dito na may mga pagkakamali din daw po kayo ng mga nagawa na kailangan ngayon July ay maitama. Sinasabi rin po dito na yun nga po, may mga kabiguan din po kayo, mga kalungkutan ng mga nakalipas na ngayon patapos na June. Sa darating na July, maaaring ganun pa rin, pero maaaring magiging lesson naman po sa inyo. Kung kayo po ay maraming kabiguan, magiging lesson ito para hindi nyo na muling pagdaanan pa sa darating na June, or kaya po sa August. Kumbaga, unti-unting pagbabago. Marami kayong mga kabiguan na naganap. Sinasabi rin dito na marami ka daw po mga pangarap sa buhay, makakamtan nyo daw po ito. Sabi po dito, mag-focus ka sa goal po ninyo. Halimbawa, goal ninyo, yumaman, mag-focus ka po doon. Huwag ka muna kung ano ng mga nasa isipan. Kung halimbawa, love life. Sa love life, unti-unti mo ma-appreciate na kabutihan po niya. Pero kung ang focus po ninyo, gusto niyo maging matagumpay, yumaman, focus ka muna kung ano po yung goal po ninyo. Doon po muna kayo, mag-focus ngayon July. Sabi dito, makakamtan nyo daw po yan. Hinasabi rin po dito na marami kang alinlangan, maraming mga, kasi kaya nagkakaroon ka ng alinlangan, maraming mga na-delay na mga inaasahan ninyo na hindi nyo nakamtan. Kaya parang nagkaroon ka ng mga doubt, mga alinlangan sa mga nagaganap. Yan. Sabi po dito sa July, maaaring magaganap po yan, pero kailangan laban lamang, basta focus ka kung anong goal po ninyo. Sinasabi rin po dito na meron daw pong may mga pagtatalo na nagaganap na parang meron kang madidiskubre. Parang may tao na sabi sa'yo, pagkakamali ko yung mga ganun mga bossing. Kung may mga pagtatalo sa loob ng inyong puntahanan na parang dati-dati ay hindi siya umaamin sa pagkakamali niya, aamin po siya sa inyo. Parang sasabihin niya, kasalanan ko, yung ganyan. May madidiskubre po kayo. Sinasabi po dito na nasa inyo, mga choices ninyo, kung paano kayo magagagaan yung kalooban ninyo sa ngayon, or masusolusyonan yung problema. Nasa inyo kung kayo patatawarin nyo yung tao, or kaya po, kumbaga, nasa inyo talaga, nasa inyo nakasalalay, Gemini, kung paano kayo magiging matagumpay. Yun nga po, focus kayo sa inyo pong mga pangarap. Tapos sa mga tao na nasa paligid ninyo, nasa inyo kung paano gagaan yung inyong kalooban. Kung sa ngayon parang pang hindi mo na kayang kontrolin kung ano man yung galit ninyo, kumbaga nasa inyo lahat ang desisyon, nasa mga kamay po ninyo. Ayan, sabi po dito, kumbaga matuto na makinig
sa ako, ano yung, ano ba, yung tao mingi ng pasensya, oh, pagkakasala ko. Ngayon, matutukan na, patawarin na lang po siya. Kaya para mas maging magaan yung swerte. Kung kayo po ay marami mga pangarap, lalo na tungkol sa usapin ng pera, yan, focus ka na lang po muna dyan. Sinasabi rin po dito na parang meron kang deal na parang parang hindi matutuloy, or meron kang inaasahan na parang hindi matutuloy sa buwan ng July. Yan, kaya huwag pairalin ng init ng ulot, huwag kang panginan ng loob. Kumbaga, kung hindi natuloy itong iniintay mong ito, o yung inaasahan ninyo hindi natuloy, magatuloy lang ang buhay. Okay lang, ganun lang po mga bossing, mga Gemini. Kaya sabi rin po dito na marami kang mga pangarap sa buhay, makakamtan nyo daw po ito. Madiskarte ang mga Gemini. Kaya sabi rin po dito na mas kung kayo daw po yung mga nakalipas na buwan o pagpasok nitong taon na ito ay maraming pagsubok. Ngayon July, unti-unting pagbabago. Yan. Mas kung ikaw yung sobrang lungkot na mga nakalipas na buwan, ngayon July, mas magiging masaya ka. Kaya sabi rin po dito na marami kang mga problema pinagdadaanan, pero unti-unti daw po itong masusolusyunan. Sabi, marami kang mga kabiguan na nagaganap, unti-unti itong maaayos. Hindi laging ganyan daw po, Gemini. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hinasabi rin po dito na masusolusyunan ng problema. Kung may problema ka ngayon June or mga pagpasok ng taon na ito, masusolusyunan daw po ito unti-unti, step by step, ngayon darating na July. Hinasabi rin po dito na parang may magkakaroon ng himala. Yung ba tipo na kung milalas ka ng mga nakalipas na buwan, itong buwan ng July, magkakaroon ng himala. Parang magiging okay po siya. Kaya sabi rin po dito na kung kayo daw po ay kumbaga, yun nga po, hindi kayo nagpo-focus sa mga pangarap ninyo ng mga nakalipas na buwan, parang bahala na si Batman. Ngayon daw po, kailangan mong mag-focus. Huwag niyong baliwalain ko ano man daw po yung mga pagsubok niyo pinagdadaanan o yung mga pangarap po ninyo. Mag-focus ka lang po kung ano daw po ang pangarap po ninyo. Makakamtan niyo daw po yan. Kailangan niyo ng action. Hindi daw po yung parang bahala na si Batman. Yan. Ngayon po ay sabi rin po dito, may okasyon na paparating sa inyo sa buwan ng July. Isang masayang pagtitipon ng pamilya ang magaganap. Yan, sabi rin po dito na parang may darating sa inyo. Kung nagkaaway kayo ng inyong karelasyon sa buwan ng July, magkakaayos kayo. Pag umamin siya ng mga kasalanan niya, nasa inyo, choices ninyo kung patatawarin niyo po siya. Mas magiging maganda ang takbo ng inyong pong pamumuhay o pagsasama ng inyong pamilya sa buwan ng July. Sinasabi rin po dito na maaaring may mga nadidelay na mga gusto ninyo maganap. Alam mo, nag-aanap ka ng trabaho, nadidelay siya, hindi pa sa ngayon. May mga pagsubok ang pinagdadaanan nitong June. E-enter pa rin po ito sa July, pero mas magiging okay ang lahat. Sinasabi rin po dito na maaaring magkaroon kayo ng pagtatalo ng inyong karelasyon at mahamunan ng hiwalayan itong mga nakalipas na buwan. Sabi po dito na parang magkakaroon ng mga kabiguan sa buhay, pag-ibig. Sinasabi rin po dito, kung ang gusto niyo po mga bossing Gemini, kung gusto po ninyo na mag-grow yung relasyon ninyo, kumbaga mag-focus ka kung ano daw po yung gusto niyo maganap. Halimbawa, gusto niyo maging okay kayo na inyong karelasyon, pag-usapan ko ano yung dapat na gawin, or kaya po sa pagdating sa usapin ng buhay, pag-ibig, may problema pa rin po, kaya lang, magkakaroon ng, kumbaga, pag humingi ng tawad sa inyo, inamin na yung mga pagkakasala, nasa inyo kung paano niyo po siya pagbibigyan, or kung paano niyo pakakawalan ko ano may yung pot sa inyo pong kalooban sa ngayon. Sinasabi rin po dito na kasalukuyang kayo daw po yung nalulungkot, nag-aalala, hindi ka masaya sa mga pinagdadaanan ninyo, Gemini, yan po daw ay i-release ninyo, ipagdasal daw po ninyo. Sabi po dito na kayo daw po ay kasulukuyang parang hindi kayo masaya sa nagaganap sa inyo, huwag kayo mag-alala, hindi daw po laging ganyan. Basta ipagdasal nyo lang daw po at mag-focus ka kung anong mga pangarap ninyo para kasi sa ngayon, pag hindi ka tumayo sa sarili mong mga paa, hindi ka lumaban sa amo ng buhay, walang mangyayari. Eh, paano na lang kung may mga anak daw po kayo? Yan, sabi rin po dito na magiging moody daw po kayo. Tapos, meron kang kinaseselosan eh. Meron kang parang matagal mo nang kinaseselosan na nasa kalooban ninyo na sobrang selos daw po ninyo. Alisin nyo daw po yan, Gemini. Huwag daw po kayong ganyan. Kumbaga, pakawalan nyo kung ano man yung nasa kalooban daw po ninyo. Yan, sabi rin po dito na
kayo daw po may pagsubok rin ngayon tungkol sa usapin ng pera. Kailangan yung kailangan daw po ninyo ng proteksyon para hindi ka makaranas ng mga ganyan muli. Parang yung cycle po ng buhay po ninyo, parang matagal nyo nang nararanasan na parang kailangan kumbaga magkaroon ka ng desisyon na para hindi na ito mangyari sa akin, yung mga ganun mga bossing Gemini. Sabi po dito, kayo daw po yung may pagkamadaldal. Sabi po dito, marami kang mga pangarap sa buhay. Makakamtan nyo naman daw po ito, kaya lang parang hindi pa sa ngayon or hindi nyo pa nakakamit yung mga pangarap nyo, parang hindi pa yung tamang panahon. Pero mag-focus ka lang, matutupad daw po ito. Tapos, take your time. Huwag daw po niyo madaliin ang mga bagay-bagay. Sabi po dito, kayo daw po ay alisin nyo masyado madaldal ha, kasi may pagkamadaldal daw po kayo. Parang mga taong dinadaldalan nyo, chinichika kayo sa iba, parang kumakalat na yung istorya. Yan, sabi rin po dito na kayo daw po ay malapit sa tukso. Baga, may darating sa inyo na pag-ibig na parang maging balance ka. Kasi ikaw ay naging labis-labis dun sa una, ay maaaring kapag ganun ulit ang inyong style na ginawa, ay maaaring ganun muli ang mangyayari po sa inyo, Gemini, sa darating na July. Yeah, parang kung ano yung nangyari sa inyo dati, labis-labis ka magmahal, pag ganun ulit ang nangyari sa inyo, ganun ulit ang mangyayari. Kaya kailangan baguhin nyo daw po yung inyong sitwasyon. Ayan. Ngayon po mga bossing, sabi po dito, meron pong sitwasyon na parang matagal mo na pinagdadaanan na parang malilet go mula sa inyo pong kalooban, sa inyo pong puso. Kung ikaw po ay maraming po na pinagdadaanan, yan po ay parang maaalis nyo, marirelease ngayong buwan ng July sa inyong kalooban, parang mas gagaan. Ngayon, kung napapanood nyo po itong videong ito, maaaring sa mga pagpasok pala ng July, kung ano may mga nasabi ko po kanina, maaaring nangyayari na po ito sa inyo po. At marirealize nyo bago mag-end ng July na maaaring tama at maaaring unti-unti nyo mabago kung ano man yung pagsubok nyo pinagdadaanan sa buwan ng July. Tapos sinasabi rin po dito na kayo daw po ay napaka-generous. Kayo daw po, Gemini, yung tipo ng tao na parang hindi nyo na naiisip yung kung may matitira sa inyo, basta maitulong nyo lang daw po sa inyong kapwa, sa mga kamag-anakan. Ganun daw po kayong ka-generous. Tapos, in the end, kayo naman daw po yung namumblema. Parang sobra-sobra daw po kayo palagi. Yan. Sabi po dito, kayo daw po ay merong, bago matapos yung July, may darating sa inyong blessing na parang malaking tulong or kaya may pagbabago na magaganap na ikatutuwa daw po ninyo, Gemini. Sinasabi rin po dito na minsan nakakaisip ka daw po, Gemini, na parang negative. Hindi ko alam kung pwede banggitin dito. Masa nakakaisip ka ng masama na gusto mong gawin sa sarili ninyo or gusto nyong gawin sa iba. Huwag daw pong ganon. Sabi po dito, Gemini, ipagdasal ng taimpin ko naman yung pagsubok na pinagdadaanan at huwag daw po ninyo okay mag-iisip ng pangit. Kasi may pag-uugali daw kayong ganon na parang hindi nyo na alam yung solusyon, nag-iisip ka na ng masama. Huwag daw pong ganon. Huwag kang mag-alala dahil may darating sa inyong blessing. Basta maging maingat ka lang sa mga bagay at huwag kang maging padalos-dalos ng desisyon, Gemini. Sa buwan ng July po yan. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay may darating sa inyong swerte. Halimbawa, nananalo ka, yung ganun, kung mananaya ka. Kailangan maging ganyan ka. Dahil sa sobrang generous nyo nga po dito, ay maaaring parang patikim lang yung swerte. Parang yung swerte ninyo ay kumbaga yung pera ninyo dadaan lang sa inyo po mga kamay. Matutudo kayo na maging ganyan. At baka yung swerte ay panandalian lamang. Yan, sabi po dito, marami ka mga pangarap sa buhay. Sabi dito, may darating sa inyo na swerte na maaaring kakayaman daw po ninyo, Gemini. Sabi dito, parang may misteryo na darating sa inyo na parang maa-amaze ka na parang, ay teka, ito na yung matagal ko na pinapangarap, yung ganyan, Gemini. Basta huwag ka lang maiinip. May darating sa inyo ganyan sitwasyon na yayaman po kayo, Gemini. Sinasabi rin po dito na kailangan magtulungan kayo. Sabi po dito, kailangan, kung ano yung goal ninyo, focus ka sa goal nyo. Tapos, halimbawa, mga anak ninyo, ayan, malalaki na yung mga anak ninyo, sabihin nyo yung gusto nyo at pakinggan nyo rin nyo po yung gusto nila. Tapos, magtulungan kayo kung paano masusolusyonan yung problema. Kasi parang kayo daw po, parang magulo na yung isipan.
Tapos, ayun, kaya kailangan yung inyong isipan, ano po yan, kumbaga, matuto ka muna magpahinga, ipahinga nyo muna yan para makaisip ka ng tama. Tapos, kailangan teamwork kayo ng inyong pamilya para hindi lang laging ikaw, ayan, hindi lang ikaw lagi inaasahan nila. Sabi po dito, marami kang mga pangarap sa buhay, makakamtan nyo daw po ito, matapang daw po kayo, matalino, Gemini. Yan, sabi rin po dito na kayo daw po ay merong sitwasyon na sobrang hirap sa ngayon. Nung pumasok ang taon ng 2023, ay meron kang sitwasyon, Gemini, na parang hindi mo alam kung paano ka makakawala. Yan, sabi rin po dito na kayo daw po ngayon, buwan ng July, ay parang makaka-recover kayo sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo sa ngayon. Parang kung kayo daw po ay hindi makawala sa sitwasyon ng mga nakalipas na buwan, hindi nyo alam kung paano nyo susolusyonan ang problema. Unti-unti ito, bago matapos ang July, ay baga marireverse ang mga nagaganap, or kaya po unti-unting malaking magandang pagbabago. Sinasabi rin po dito na sabi po dito, may darating sa inyong swerte, maaari ikakayaman daw po ninyo. Sabi po dito, huwag ka lang daw pong panghihinaan ng loob. Sabi po dito, maging aware ka ha, dahil parang may darating sa inyo na parang pagsubok, parang delikado, parang kailangan mag-ukol ka ng panalangin bago umalis ng inyong tahanan. Kasi parang may signos, kaya maging aware daw po kayo, Gemini. Sinasabi rin po dito na meron kang matagal ng pinapangarap na parang naiinis ka na parang hindi mo pa ito nakakamit. Sabi po dito, huwag ka daw pong mag-alala. Makakamtan nyo din daw po ito. Huwag lang pairalin ng init ng ulo at huwag kang panghihinaan ng loob. Sabi po dito, kapag ikaw ay nag-isip, parang kailangan ng isip mo pangkalahatan, hindi yung pangkasarili lamang. Or kaya po, kapag kayo ay nagdesisyon, hingin nyo rin yung opinion na nasa paligid daw po ninyo. Kaya sabi rin po dito na kayo daw po ay may darating na sitwasyon na masusolusyunan nyo kung ano man ang problema nyo sa ngayon. Kung ikaw ay nape-pressure sa ngayon, Gemini, huwag ka daw po mag-alala. Sa buwan ng July, bago matapos ito, masusolusyunan ang problema. Kaya sabi rin po dito na kayo daw po ay matigas ang ulo. Matigas ang ulo ng mga Gemini. Yan. Pero matalino, matapang. Kaya sabi rin dito na kontrolin ang emosyon, kasi pag kayo may nagustuhan, may gusto kayong gawin, kahit may ayaw pa sa paligid ninyo, walang magagawa dahil matigas nga daw po ulo daw po ninyo, Gemini. Alisin nyo daw po ito. Huwag ka daw pong panghihinaan ng loob at kung kayo daw po may alinlangan na gawin ng isang bagay, like kang hihingi ng gabay sa itaas, na kasi ganun din ako, minsan sinasabi ko, tulungan nyo po ako, bigyan nyo ako ng sign kung to talaga ay para sa akin, pabalikin nyo po siya, or kaya po, bigyan nyo ako ng sign na go-go po ako, yung mga ganun. Ayan. Sinasabi rin po dito na mabait daw po kayong tao, yun nga po, napaka-generous ninyong tao. Sabi po dito, matalino kayo. At sinasabi rin po dito na parang may pag-uugali ka yung mga sumusunod ka sa mga tradisyon, yung mga ganun. Naniniwala ka sa mga ganun tradisyon. Tapos, sabi po dito, maaari may mga pagtatalo na magaganap, pero maayos din daw po ito. Sabi po dito, maging balance ka sa lahat at magiging matagumpay daw po kayo, Gemini. Yan, sabi rin po dito na maaaring kayo yung tipo ng tao na, yun nga po, may katigasan ng inyo pong kalooban, matigas ang ulo daw po ninyo, at mahilig ka rin na mag-manipulate ng tao. Yan, alisin nyo daw po yung ganun. Siya sabi rin dito na parang may manghihingi sa inang tulong na hindi mo mahihindian. Sabi po dito, maging aware ka ha, dahil sa sobrang bait ninyo, sobrang generous ninyo sa inyong pong kapwa, may tao na parang nilulubos-lubos ang inyong kabaitan. Tapos in the end, kayo ang mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Yan. Sinasabi rin po dito na may mga pagtatalo na magaganap or nagaganap na sa ngayon, Gemini, ngayong buwan ng June, at maaaring pumasok pa ito sa buwan ng July. Pero bago matapos ang July, unti-unti yung pagbabago. Sinasabi rin po dito na may mga tensyon, may mga pagsubok na nagaganap sa inyo sa ngayon. Ipagdasal nyo daw po yan ng taimti, mababago daw po yan. Sinasabi rin po dito na
matutudo kayo magpahinga kasi sobrang sipag ninyo, Gemini. Matutudo kayo magpahinga dahil parang maaring kapag hindi kayo nagpahinga, maaring magkaroon kayo ng karamdaman or mauwi sa depression ang problema daw po ninyo. Yan po ang ilan sa mga maaring maganap sa buwan ng July sa mga Gemini. Kaya kung may mga nabanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po yung inyo pong iwasan at yung mga magaganda i-welcome po natin. Kaya huwag kang labis-labis, Gemini. Maging balance ka dahil maaaring may mga tao sa paligid ninyo dahil sa sobra-sobra ninyo ay parang nilulubos-lubos ang inyong kabaitan. Kaya maging aware ka sa ganyan. Pero huwag kang mag-alala dahil mas maganda ang sinasabi ng ating tarot card ngayon sa inyo, Gemini, ngayon darating na July. Kaya yung mga magaganda, i-welcome po natin yan. Tapos yung mga pangit, yun na iwasan po natin. Mag-iingat po kayo palagi, Gemini. Salamat po!